Hello at welcome sa Art Collection Station. Ngayon mag-review tayo ulit ng Marvel Avengers Endgame na Rescue from ZD Toys. So, ito yung bagong release ng ZD Toys ngayon, si Rescue. Check muna natin yung box bago natin siya i-check yung figure. So, yung box dito, sa side na to, makikita natin si Rescue. Maganda yung pagkakagawa ng image sa kanya. Tapos same din dito, parang nakasmile siya. Tapos dito sa likod, maganda yung artwork nila sa side na to. Ayan, yung mga members ng Avengers. Ayan, dito sa kabilang side, yung ibang information regarding dun sa figure. Kaya lang Chinese siya, so hindi natin maintindihan kung ano yung mga nakasulat. Tapos may QR code din dito, tapos yung logo ng ZD Toys. Tapos nandun din yung logo ng Marvel sa loob. Ayan, na-license siya ng Marvel. So, i-open na natin siya para ma-check na natin yung figure. Okay, so check muna natin yung height ni Rescue. Yung height niya, nasa 6.5 inches. Kaya kumbaga nandun din siya sa average na height ng mga ZD Toys na figure. Tapos, check muna natin yung kasama niyang accessories. Ito yung stand. Ayan, lahat ng ZD Toys na nasa bagong packaging may kasama ng stand. Kaya kung gusto nyo silang i-display, madi-display nyo sila ng mga naka-flight pose, mga action pose, dahil may kasamang stand. Tapos yung kasama lang niyang accessory, itong dalawa lang. Yung alternate na hand. Ayan. Yung detail niya maganda. Ayan. Kaya, ayan, kitang-kita nyo yung details ng figure, yung sa kamay, ayun, ito. Kitang-kita yung mga linya-linya, tas maganda, ginawa nila na may color white dito. Imbis na ginawa lang nila na violet lang din. Kaya maganda yung gawa nung, maganda yung pagkakagawa dun sa figure. Tapos yung sa kamay, ito yung gold and violet or purple. So, naka-open yung kamay, yung isa, naka-close naman. Ayan. So, maganda din yung detail nila. Tapos, kita pa din yung, ayun, yung sa, yung repulsor blast nila. Ayan, kita pa din. Same lang din yung paint, maganda din. Ngayon, check na natin yung actual na figure. Ayan. So, check natin yung details niya. Sa helmet, maganda yung helmet. Kuhang-kuha naman yung itsura ni Rescue. Tapos yung paint niya, maganda din. Ayan. Ito lang yung dito. Kita yung, ito. Kita lang yung pinagkonektahan. Ayan, yung pinagdikitan. Linya. Pero maganda yung paint nila. Malinis yung pagkaka-paint sa kanya. Ayan. Tapos dito sa katawan, ayan yung arc reactor. Tapos yung details, maganda din. Pati dito, maganda. Tapos yung paint nila, halos yung same din yung effect nung paint dun sa Mark 85 na Iron Man. Yung metallic talaga yung dating. Hindi siya mukhang plastic. Ayan. Tapos yun dito. Ayan. Maganda ng mga panel lines niya. Ayan yung mga maliliit na detail na ito. Nandyan din siya. Tapos sa likod, ayan, nakasulat yung Rescue. Tapos, ito yung mga numbers. Yung sa likod ng figure pala, ito na-open. Yan, ito na-open din. Tapos, pati ito, na-open din siya. Yan. Kaya, kuhang-kuha nila yung detail ni Rescue. Pati yung sa jetpack niya. O yung sa brakes niya. Bumubukas talaga. Yun nga lang, parang
hindi pantay yung ito hanggang dito, ito medyo mas mababa. Pwede naman, gawin nyo na lang, pantay na lang na ganyan. Ayan. Pero ayan, ang ganda din ng detail niya dito sa likod. Ayan. Tapos ito pa, yung iba pang mga detail. Ito yung mga parang butas-butas niya dyan. Ayan. Dito. Tapos yung sa liig, yung sa likod. Ayan o, maganda din yung gawa nila o. Tapos sa siko. Ayan. Kaya highly detailed talaga siya. Tapos dito, meron din dyan. Kaya kumbaga yung accuracy niya sa movie, malaking malaki. Halos kuhang-kuha nila yung accuracy ni Rescue dito sa figure na to at saka yung sa movie. Kaya yung sa pagkaka-paint nila at saka yung sculpt ng figure, okay na. Ang medyo hindi lang ako nagagandahan sa kanya, yung dito yung sa balakang o yung sa bewang, balakang, parang ang lapad. Parang ang lapad nung bewang niya. Ayan. Yun lang yung medyo na-off ako sa kanya. Ang laki nung dito niya. Pero maganda pa din naman. Tapos yung articulation niya, ito na ili-left and right, kaya lang, hindi siya masyado na itutungo at saka na ititingala. Pagka tiningala mo ng todo, ayan, bumabalik lang din siya. Pero ball joint siya. Ball joint yung gamit nila. Tapos sa shoulders, hanggang dyan, pwede nyo siyang itaas. Tapos naiikot. Ayan. Elbows, double jointed. Ayan. Same lang din dun sa kabila. Ang hindi ko lang din gusto dito, yung sa wrist niya, hindi nyo siya maitataas. So, kagaya siya nung unang Iron Man na nilabas nila, na hindi nyo na itataas. So sana naglagay sila ng bagong kamay kagaya nung ito, kagaya nung dito sa Mark 85 na ibibend siya o may wrist articulation siya na ganyan. Yung dito wala, hindi nila nalagyan ng ganun. So yun lang yung medyo hindi ko gusto dun sa articulation ng kamay ng figure. Kaya hindi nyo siya maipopost nyo naman, madidiscartihan nyo naman. Kaya lang, medyo alanganin yung pose. Sayang, kung dinagdag nila yun, mas maganda sana yung articulation ng figure. Pero, big improvement siya dun sa mga nauunang female na figures ng ZD Toys. Kasi yung kay Black Widow, ito, hindi siya naigaganyan. Hindi naigaganyan yung kay Black Widow. Ano lang, naitataas-baba lang na ganun. Wala yung shoulder articulation na ganyan. Kaya maganda din yung ginawa nila dito. Tapos sa torso, nandun yung movement, wala siyang waist articulation. The same lang din yung articulation dito sa baba, dun sa iba pang mga ZD Toys. So, double jointed pa din yung knees. Yan. Tapos dito, may konting ankle pivot. Yan. Konting-konti lang. So, side by side natin sila ni Mark 85. Check natin yung height comparison nilang dalawa. Ayan. Ayan. Kaya para sa akin, sakto naman. Dahil mas malaki naman si Iron Man kesa kay Rescue ng konti. Kaya pagka pinagtapat nyo sila, si Iron Man kasi nasa 7 inches eh. So, half an inch yung difference nila. Tapos, tama lang pagka yung pinagtabi nyo sila. Kaya maganda siya talaga.
Kaya nakita natin ngayon yung review nung bagong ZD Toys na Rescue. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. At saka kung nagustuhan nyo yung figure na to, pwede nyo i-check yung Facebook page ko na Our Little Toy Shop. Nandun yung link sa description sa baba. Tapos kung hindi pa din kayo nakapag-subscribe sa channel na to, pwede nyo i-click yung subscription button sa baba. Isama nyo na din yung bell icon para pag may mga bago tayong episodes, mananotify kayo kaagad. So, thank you for watching and see you next episode. We'll be right back.